awidad palibot sa Tagum City alang sa Palarong Pambansa 2015. Abang sa report ni CNN Philippines Davao correspondent Ben Teshorna, wala na pangandami o kahat na taligaan diha sa pag-andam sa seguridad sunod sa venue sa Palaro, ang pag-atake sa mga peste. Ben, unsa man ang mga matang sa peste? Medyo, ang peste kitawag na black bag o tiangaw. O kita sa venue sa Palarong Pambansa 2015 ng Davao del Norte Sports and Tourism Complex sa Tagum City. Dapat makita ang tiangaw o black bag sa mga basagan o katagingan o manggawas kung doon ay dapong kahayag. Kung tungkol kaya nakapalimot sa katagingan ang Palarong venue, napit sa mga gilkini sa mga tiangaw. Ngayon nung Domingo, matod sa mga delegates ng gawas ng mga tiangaw, dihang ipatiga ang floodlight at sa welcome dinner alang sa tanang delegado sa Palarong 2015. Dugaw sa mga delegates, tama lang kinin sa peste ng may takboy at ulo sa panahon ni Moises sa Biblia. Dugaw sa pagtakboy sa mga piyama, wala na lang iwasan sa mga organizers ng welcome dinner. Wala sa gani maluwas ang puwaso ang akong ipoya sa isa Tagum City. Ang iba sa akin ginoon ng mga otoridad na hindi makadaon sa paglawas ang mga piyama. Apat mga pekson ngayon ng mga dulang at sagat mood sa gabi, sama sa football swimming. Parang din madali sa kahayag ang mga piyamao, hindi nakasigaan ng floodlight sa silipol magabi. Dito na nang inoon ng opisyal ang mga lahi pamaagi, araw din ipapalda ang mga schedule game, sinabi na sa football o swimming. So sa ka-press conference karong buntag lang, ang depresi siguro nga ang tanang atleta luwag bigat sa black bag. Lagbutang mag-swim ng organizer sa tanang politic area. Wala sa ito lang ang nabalda tungkol sa presensya sa mga black bag. Salamat, Ben Teshorna, reporting gikan Davao City.